Magandang araw! Narito muli tayo upang pag-aralan ang asignaturang Mother Tongue. Noong nakaraang aralin, ay natutunan mo ang tungkol sa pagkuha ng impormasyon at pag-unawa sa mensahe mula sa pictographs, illustrations at infographics. Ang mga ito ay nagtataglay ng mas maraming larawan o simbolo kaysa salita. Nabatid mong mahalaga na marunong kang bumasa at umunawa ng palarawang pagpapakita ng mga detalye. Ngayon naman ay pag-aaralan mo ang ilang mga akda at teksto. Uunawain mo ang mga nilalaman ng mga ito. Pag-iisipan natin kung paano magkaugnay ang pamagat at ang nilalaman ng akda. Mula sa iyong pagkaunawa ay bubuo ka ng kaisipan. Tuturuan ka ng mga hakbang kung paano mo ito gagawin gamit ang ilang mga halimbawa. Ang ating paksa sa araw na ito ay tungkol sa pagbibigay ng pamagat sa akda o teksto. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang ikaw ay nakabubuo ng bagong pamagat sa isang akda o sa isang informational text. Nakapagbasa ka na ba ng maraming akda tulad ng kwento? Napapansin mo ba ang mga pamagat nito? Ano nga ba ang pamagat? Ang pamagat ay nagpapahayag ng diwa o paksa ng isang akda, teksto o larawan. Unawain ang kaugnayan ng pamagat sa nilalaman ng akda gamit ang halimbawa na ito. Mga katangiang Filipino. Kilala tayong mga Filipino sa buong mundo sa pagtataglay ng mga mabubuting katangian. Isa sa mga katangiang maipagmamalaki natin ay ang mabuti nating pagtanggap sa mga panauhin. Mahusay tayong magpatuloy ng bisita at mag-asikasa sa kanila. Tayong mga Filipino ay matatag sa anumang pagsubok na hinaharap. Taglay rin natin ang pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan. Mga katangiang Filipino, ang naging pamagat sapagkat mababasa mo sa nilalaman kung ano-ano ang mga katangiang binanggit. Ito ay ang mga salitang may salungguhit. Mahalagang tandaan na sa pagbibigay ng pamagat, mabuting gawin itong maikli at nakatatawag ng pansin. Kalimitang humihikayat ito sa mga mambabasa na ituloy ang pagbabasa ng akda. Kailangang simulan sa malaking letra ang mahalagang salita sa pamagat. Ang bawat akda, teksto o informational text ay maaaring magkaroon ng iba pang pamagat. Tingnan ang halimbawa sa ibaba kung paano ito ginagawa. Kahusayan ng mga Pinoy. Hindi na mabilang ang mga kababayan nating nangunguna sa larangan ng pag-awit, pagpipinta at pag-ukit. Hinahangaan ng mga dayuhan ang mga produkto nating gawang Pinoy na tulad ng binordahan at nililok. Tunay na ang mga Filipino ay malikhain sa iba't ibang larangan. Makikita na ang kahusayan ng mga Pinoy ang pamagat ng akda. Maaari kang magbigay ng panibagong pamagat para rito. Siguruhin lamang na una, unawain ang nilalaman ng akda o katha. Ikalawa, salungguhitan ang mahalagang salita. Ikatlo, bumuo ng pamagat na simple, maikli at angkop sa paksa. Sa halimbawa, sa unahang slide ay ibinanggit ang mga salitang nangunguna sa larangan ng pag-awit, pagpipinta at pag-ukit, kasama na rin ang
hinahangaan ang gawang kamay at iba pa. Nangangahulugan, natungkol sa talento ng mga Filipino ang paksa. Maaaring makabuo ka ng bagong pamagat, gaya ng ang mga natatanging talento ng mga Filipino. Tandaan, ang pamagat ay nagpapahayag ng diwa o paksa ng isang akda, teksto o larawan. Ito lamang para sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong panunood.